Matitikas, matatapang, at mga tunay na astig ang hukbong dagat ng Pilipinas. Tinaguri ang Guardian of the Seas ng Philippine Navy dahil tungkulin nilang protektahan ang territorial seas ng Pilipinas. Pero hindi lang sa dagat nakikipagsagupaan ang ating magigiting na Navy dahil nakikipagbakbakan din sila maging sa ere. Presenting the newest naval helicopter, the Augusta Westland, or simply the AW-109. Ito ang pinakamodernong 8-seater combat-ready helicopter ng tropa. Gamit ito as force multiplier. Pag sinabi natin force multiplier, para mapalawak ang kapabilidad ng isang barko. Halimbawa, siya ang nagpupunta sa isang lugar na di kayang puntahan ng barko. Mga kaha, mas kilalanin pa natin ang AW-109 helicopter. Ready na ba kayo for a test drive? Yun oh! Mukhang naka-in the Navy mode na itong si Maybe. In the Maybe! Pagpasakay na ako ngayon ng AW-109 helicopter. Woo! Exciting ito dahil first time ko. Let's go! Wow! Kamilipan na tayo, hindi natin alam! We are cruising at 110 knots. Meaning, sir, sa takbo ng sasakyan, ano po equivalent? About 160 kilometers per hour. Ah, okay. Wow! Ahang bilis! Okay, mga kaaha, approaching Corredor Island na kami. So, parang siguro isang minuto lang kakagaling lang natin ang Cavite area. Actually, maybe, mabagal pa raw nga ang takbo nyo. Kaya raw kasing lumipad ito up to 168 knots or 311 kilometers per hour. Lagpas-lagpas yan sa speed meter ng isang ordinaryong kotse. Ahang lupit! Hindi lang bilis ang may pagyayabang ng AW-109. Equipped din ito ng modernong kagamitan tulad ng Global Positioning System or GPS for navigation. May autopilot feature din. Ibig sabihin, kaya nitong lumipad ng hindi kinokontrol ng kanyang piloto. At meron forward-looking infrared camera or FLIR na perfect for surveillance. Ito ay makakadetect ng mga contact sa na malayo. Halimbawa, 20 kilometers, nakikita niya ito. Bukod sa AW-109, isa pang astig na asset ng Philippine Navy, ang MPAC or Multi-Purpose Attack Craft. Certified small but terrible ang MPAC dahil kaya nito makipagsabayan sa mga naglalakihang warships. Aha! Pero kung warships lang din naman ang pag-uusapan, ito ang proud witness sa ating kasaysayan. Welcome aboard the BRP Raja Humabon. Ito ang oldest warship sa kanilang fleet na ginamit nila noong World War II. Take note mga kaaha, hindi pa raw parte ng history ang serbisyo nito dahil lumaot pa ito noong 2011 para magpatrol sa Scarborough Shoal. So eto na po yung isla! Oh my God, ang ganda! We descended from 1,000 feet to 500 feet this morning. Ang ganda! Wow mga kaaha! Sana na-experience ito pero ang ganda! Sir Martinez, yeah? I would like to thank you for this experience, okay? Of course.